Sa mga balitang mayroong pag-asa, church leaders and elders sa Mountain Provinces Mission sumailalim sa NPUC Local Church Governance Training. Mga pangangaral ng mga Adventista sa Palawan umakay ng maraming tao sa pagbabautismo. Church elders tagumpay ang naging pangangaral sa distrito ng Central Occidental Mindoro 1. 24 na tao na ihatid sa pagbabautismo matapos ang pangangaral sa Santa Maria Laguna. Mga Adventistang walang asawa, nakilahok at pinagpala sa Cavite Mission sa Singles Enrichment Conference. SSD at SCLC Health Ministries Directors dumalo at nakibahagi sa Health Fellowship ng Metro San Pablo District 2. Mga kabataan at kanilang mga magulang magkasamang nakisangkot sa Central Oriental Mindoro Master Guide Training Camp. Family Camp nagpatibay ng samahan at pagkakaisa ng mga pamilya sa Southern Quezon 1 District. San Jose Adventist Community Services nagsagawa ng medical mission sa Ambulong Island. Masayang pagbati sa inyong lahat. Ako po si Pastor Joel Sarmiento. At ako naman po si Maria Macaraeg. Makakasama ninyo sa bagong edisyon ng Pagbabalita. Narito kami upang ihatid ang mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Conference sa Luzon. Ito ang Hope Today, NPUC News. Nagtipon ang church leaders, elders, deacons, and deaconesses sa idinaos na Local Church Governance Training Level 1 ng North Philippine Conference sa Mountain Provinces Mission. Ang nasabing training ay kasunod ng mga nauna ng pagsasanay na naihatid ng NPUC leadership sa mga nasasakupang missions and conferences. Si Jackson Claudio para sa report. Upang mapanatili ang kaayusan sa pagpapatakbuhan ng mga lokal na simbahan dito sa Mountain Provinces Mission ay isinagawa nga ang kauna-unahang Local Church Governance Training. Nag-umpisa nga ang naturang programa ng Vespers of Fines Church at doon tinalakay at presentangan ang direksyon ng naturang programa ni Pastor Bruno Polito at Pastor Jose Sabat Jr. Ang isa nga sa mga tinilakay sa naturang programa ay ang pagpapaigtingpan ng mga sistema at panuntunan ng pamumuno at pangunguna sa bawat lokal na simbahan na kinabibilangan ng mga naturang dumalo. Naging pangunahing tagapagsalita nga si NPUC Executive Secretary Pastor Jose Sabat Jr., NPUC Education Superintendent Dr. Mary Jane Sabat at NPUC Treasurer Mr. Robbie Velasco na isa-isang ang tinalakay nila at ibinahagi ang mga magagandang kaugalian at dapat taglayin ng mga nangunguna sa bawat lokal na simbahan. Pinupuri natin ng Panginoon sa isang napakagandang pagkakataon na pinagkaloob niya sa atin para tayo ay magkasama-sama dito sa Mountain Provinces Mission at pag-aralan itong kung paano tayo magiging mahusay na tagapangasiwa ng ating mga lokal na iglesia. Dinaluhan nga ng mga pastors, elders, church clerks, treasurer at iba pang manggagawa ng misyon ang naturang pagpupulong. Ibinahagi din ni Pastor Jose Sabat Jr. ang bawat gampanin ng bawat local church members, alinsunod pa rin sa implementation of the General Conference Working Policy. Pagtalakay patungkol sa koneksyon ng edukasyon sa patuloy nga na paglago at pagtatapos ng gawain sa bawat nangunguna sa mga paaralan para nga sa pagdadala ng mga ito ng bawat estudyante sa paanan ng ating Panginoong Jesus. Naging tagapagsalita naman sa natunang Divine Hour of Worship si NPUC Treasurer Mr. Robbie Velasco na kanyang ibinahagi ang pagkakaroon nga ng balanse, tapang, patuloy na pagiging witness, pagkakaroon ng sacrifices para nga sa ikakalago pa rin ng gawain ng ating Panginoon. Sa kinahapunan ay tinalakay pa rin niya ang mga bagay na may kinalaman pa rin sa paggamit ng bawat nalilikom na tithes and offerings ng simbahan at kung saan ito napupunta. Ipinagpatuloy naman ni Dr. Mary Jane Sabat ang iba pang direksyon ng Departamento ng Edukasyon upang patuloy nga na masigurado ang paglago ng gawain sa bawat paaralan at lahat ng kabahagi nito.
Sa pagtatapos nga ng naturang programa ay ibinahagi o isinagawa ang commitment service na pinangunahan ni MPM President Pastor Max Kadalig na kanyang ibinahagi ang kabuuang history at patuloy nga nagawain sa buong misyon o MPM territory at ang hamon na makibahagi at patuloy na gumawa hanggang dumating ang ating Panginoong Jesus. Ang kauna-unahang Mission-wide Local Church Governance Training ay matagumpay ngang natapos dito sa Mountain Provinces Mission. Naghahatid mga balitang may dalang pag-asa mula dito sa MPM Baguio City, Jackson Claudio para sa Hope Today, NPC News. Pinangunahan ng Palawan Mission ang malawakang pangangaral sa iba't ibang lokasyon sa buong lalawigan. Bitbit ang temang Palawan for Christ 2022. Umabot na sa 379 na tao ang tumanggap sa Panginoon at nagpabautismo. Ang balitang hatid ni Kia Faye Guevara. Nagsagawa ng dalawang linggong malawakang pangangaral dito sa lalawigan ng Palawan. Ang Palawan for Christ ay pangangaral na taunang isinasagawa ng Palawan Mission. Sa taong kasalukuyan, ang nasabing programa ay nagsimula noong April 17 to 23. Ito ay sabay-sabay na sinimulan at isinagawa sa iba't ibang distrito sa pangunguna ng mga district pastors. Ang Palawan for Christ ay taunan pong isinasagawa ng Palawan Mission upang dalhin ang mabuting balita ng Ebanghelyo sa lahat ng mga tao sa buong lalawigan ng Palawan. Sama-samang paggawa ng bawat iglesia, bawat manggagawa, bawat laiko, bawat kapatid. Yan ay upang itaguyod at ipakilala ang Panginoon sa kanila sapagkat alam natin na sa panahon lalong higit sa ngayon, wala tayong ibang kailangan kundi ang Panginoon. At ito ay ipinagpatuloy sa pamamagitan ng online evangelism noong April 24 to 23 sa pangunguna ng Palawan Mission President Pastor Daniel Malabad. Tayo naniniwala na ang ganitong programa ay hindi lamang pagpapahayag kundi pagdadala ng mga kaluluwa para sa isang kalagayan na kung saan ang pangako ng Panginoon ay maisa sa katuparan, walang iba kundi ang kaligtasan. Hindi lamang sa lupang ito, kundi hanggang doon sa langit na bayan. Sa tulong ng Panginoon at sa sama-samang paggawa ng mga kapatiran at manggagawa, ang nasabing programa ay naging matagumpay at nagbunga ng 379 na mahahalagang kaluluwa. Yung naging experience ko gabi-gabi, walang gabi na hindi ako umiiyak. Walang gabi na hindi ako nilalabas ng hat ng sama na loob ko. God. Kasi yun nga, simula ng bata ako, naranasan ko ng nawala akong mapagsabihan ng aking nararamdaman. Sinasarili ko lamang. Hanggang sa nakilala ko ang Panginoon, na kung sino siya, na-realize ko doon na matagal na pala niya akong kinakatok. Alam ko at naniniwala ako na hindi madali ang kinabukasan ko. Ngunit, sa unang pagkakataon na hindi ako nakaramdam ng takot. At masaya ako na nanarito ngayon sapagkat ramdam na ramdam ko ang kanyang pagmamahal. Ako po'y nagpabautismo dahil sa salita ng Diyos na siyang makapagliligtas. Masaya na po ako dahil ako'y pinatawad na ng Diyos sa aking mga kasalanan. Mula dito sa City of the Living God, Puerto Princesa City, Palawan, Kia Faye Guevara naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Pag-asa sa buhay at kalusugan. Yan ang tema ng ginanap na gabi-gabing pangangaral ng mga Adventista sa Sitio, Bangkudo, Barangay Iraray, Soproño, Española, Palawan. Sa pangunguna ng Diyos at sa pakikibahagi ng mga miyembro mula sa South Palawan Sea District, ang pangangaral ay tagumpay na umakay sa 14 na tao sa pagbabautismo. Nagbabalita si Beatrice Carmaran. Purihin ang Panginoon dahil matapos ang 2 taon na paghihintay ay muling nabigyan ng pagkakataon na mapalaganap ang kaligtasan at ang pag-ibig ni Kristo sa ginanap na on-site crusade dito sa Sitio Bangkudo, Barangay Iraray, Soproño, Española, Palawan.
Ang nasabing pangangaral ay may temang pag-asa sa buhay at kalusugan na ginanap ng pisikal sa isang hall sa nasabing sityo. Ang mga dumalo ay nakarinig ng iba't ibang kwento para sa mga bata at mga likturang pangkalusugan na ibinahagi naman ni Brother Elenito Gabayron. Habang ako ay nagle-lecture sa kanila o nag-apply ng mga gamot sa kanila, mga herbal medicine, ay kinakwento sa kanila kung ito ang mga herbal na ito saan ang galing, sino gumawa nito. At ito sabi ko, pinatubo, ginawa ng Diyos para nga ito pala magamit sa ating kalusugan. Naging malaki naman ang tulong ng mga kapatiran mula sa Olympic Adventist Church, Balanap Interior Adventist Church at ilang mga kabataan ng distrito bilang paghahanda sa nasabing programa upang mailapit pa ang mas maraming mga tao sa paanan ng Panginoong Hesukristo. Pinangasiwaan ni Pastor Danilo Pedroche, District Pastor ng South Palawan Sea, ang pitong araw na pangangaral sa nasabing sityo. Kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Ginabayan po ang gabi-gabing pag-aaral natin dito. Sa katunayan, ang tumanggap sa Panginoon ay nabinyagan po, nabaptize yung mga 14 na kaluluwa. Kaya ibinibigay natin ang pasasalamat sa Panginoon. To God be the glory na ang mga tinawagan ng Diyos sa lugar na ito, sa pangunguna ng Banal na Espiritu sa kanila, sila po ay nagdesisyon na tanggapin ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Matapos ang isang linggong pangangaral na isinagawa sa Sityo Bangkudo, 14 na individual ang nagpasyang tanggapin si Kristo bilang personal na tagapagligtas at tumanggap ng banal na bautismo. Isang kagalakan at papuri sa Diyos na sa loob ng 7 ang bawat isa ay pinagpala sa kanyang mga salita at kabutihan. Mula dito sa Sofronia Española, Palawan, ako si Beatrice Carmaran, hatid ay balitang may pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Nagtipon sa District Fellowship ang mga Adventista sa distrito ng Central Occidental Mindoro 1 matapos ang isang linggong pangangaral na pinangungunahan ng kanilang mga church elder. Doon ay magkakasama nilang pinuri at pinasalamatan ng Panginoon sa kanyang pangunguna sa kanilang paglilingkod na umani ng mga tao na nagpasyang magpabautismo. Nagbabalita si Myrene Liave. Bilang pagkatapos ng Simultaneous Elders Crusade ay nagkaroon ng distrito ng Central Occidental Mindoro 1 ng fellowship dito sa iglesia ng San Francisco Seventh-day Adventist Church. Ang nasabing krusada ay isang linggong gawain na pinangunahan ng mga elder ng bawat iglesia. Layunin ng krusadang ito ay upang ang bawat leader ng iglesia ay makisangkot sa malawakang gawain ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos bilang tugon sa temang I Will Go With My Church. Bunga ng gawain ay may 25 na individual na tumanggap sa ating Panginoon bilang kanilang personal na tagapagligtas. 14 souls ang aming napabinyagan na ito ay non-Adventist lahat. So I'm very happy talaga. I'm so glad na nandyan sa akin ang aking Panginoon Diyos na gumagabay sa akin kung ano aking sasabihin sa mga gabi na aking schedule. Kaya sabi ko nga, kung nandyan ang ating Panginoon Diyos, wala tayong dapat ipangamba. Ayon kay Pastor Dexter Tolentino, Area Coordinator ng Occidental Mindoro, mahalaga na magkaroon ng pagkakaisa sa gawain ng ating Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid, ang nais ng ating Panginoon ay tayo magkaisa na isulong yung gawain ng Panginoon sa ating lokal na distrito. Dahil napakahalaga ng pagkakaisa ng mga kapatid ay nagbibigay sa atin ng kasiglahan ng ating pananampalataya at kasiglahan ng ating paglilingkod. Nasaksihan po natin ang ating pagpapagod sa ating pong programa na ating pong ginanap na Elder Crusade na ito po ay ating pagpapatuloy. Ito po ay isang gawain na inatag sa atin ng Panginoon na tayo pong lahat ay pagpalain pa
na upang dumami pa po ang ating mga membro ng Seventh-day Adventist. Ang programang ito ay naging pagpapala sa bawat isa na nakisangkot sa gawain at nagpagamit ng kanilang talento sa naganap na krusada. Ayon sa sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Efeso, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Mula rito sa Sablayan Occidental, Mindoro, ako si Myrene Liabe para sa Hope Today and PUC News. Naging matagumpay ang 10 gabing pangangaral ng mga Adventista sa J. Santiago Seventh-day Adventist Church, Santa Maria, Laguna. Ang nasabing pangangaral ay umakay ng 24 na tao sa bautismo. Tatlo sa kanila ay mga dati ng miyembro ng nasabing sibahan at naibalik sa pananampalataya. Si John Miguel Flora para sa report. Walang pagsidlang saya. Ganito ay nilarawan ng mga kapatid sa J. Santiago Church, Santa Maria, Laguna ang kanilang matagumpay na isinagawang 10 gabing pangangaral sa pangunguna ng Batikang Adventist Evangelist na si Brother Wency Matienzo. Nagsimula ang Evangelistic Crusade noong April 13 at natapos nitong April 22 na dinadaluhan ng mahigit 60 mga katao gabi-gabi. Tampok sa nasabing crusade ang health lecture sa pangunguna ni Sister Heidi Marino at mga pagtuturo sa mga bata na pinangasiwaan ng mga kabataan ng iglesia. Sa tulong ng Panginoon, umabot sa 24 na mga katao ang naidala sa pagbabautismo habang 3 sa mga ito ay pawang mga dating elder, diakono at miyembro ng J. Santiago SDA Church. Namimiss ko yung paglilingkod sa Panginoon, yung kanyang pagkikayat sa akin araw-araw eh. Hindi ko lang sa kanyang tanggihan. Amen, praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Masaya-masaya ako ngayon. Sa huling talaan ay nakapagdala ang distrito ng 66 total number of baptisms nang magsimula ang taong 2022. Sa pagtatapos ng pangangaral, dala ng mga kapatid ang ngiti at kagalakan sa mga bagong kaanib na makakasama sa iglesia, lalo't higit sa mga nagpanumbalik ng mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Layunin ang maghatid ng balitang may pag-asa mula dito sa Eastern Laguna District. Ako si John Miguel Flora, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Naghatid ng encouragement at empowerment ang Singles Enrichment Conference sa mga miyembrong walang asawa sa teritoryo ng Cavite Mission. Ang nasabing programa ay idinao sa 1,000 Missionary Campus sa Silang Cavite sa pangunguna ng Women's and Family Ministries Department ng Naturang Mission. Ang kabuuang detalya nasa balita ni Samuel Fuentes. Nagtipon-tipon po ang mga single adults and single parents ng Cavite Mission para po sa Singles Enrichment Conference. Ang programa pong ito na pinangunahan ng Women's Ministries and Family Ministries Director ng Cavite Mission na si Ma'am Orea Bakdayan ay may layunin na pagbuklurin at paigtingin ang samahan ng mga single adults at single parents sa nasasakupan ng Cavite Mission. Ang keynote speaker na si Pastor Israel Bakdayan kasama ang mga resource speakers mula sa North Philippine Union Conference na sila Ma'am Irelyn Gabin, ang Women's Ministries Director, Ma'am Delba De Chavez, ang Family Ministries Director, at Ma'am Jade Hintay, ang Health Ministries Director ng NPUC, ay ibinahagi na ang mga delegado ay hindi nag-iisa at sila ay nakapaloob sa isang malaking pamilya ng Panginoon. Itong enrichment conference na ito ay talagang naramdaman nila na sila pala ay merong community at merong mga katulad ng kanilang mga kondisyon sa buhay na kung sila ay magsasama-sama at mag-share ng kanilang mga experiences ay magkakaroon sila ng chance upang sila ay ma-encourage. Nagpasalamat ako sa Panginoon na nakarating talaga ako dito kasi mas nagiging nagiging strong na person kasi mahihiyain talaga ako eh. Kahit single ka by, sabi nga, single by choice daw, huwag kang mawala ng pag-asa kasi nandyan si God sa'yo. Layunin ang maghatid ng balitang may pag-asa mula dito sa 1,000 Missionary Movement Campus. Ako po si Samuel Fuentes para sa Hope Today, NPUC
News. Masayang idinaos ng Metro San Pablo District 2 ang kanilang health fellowship sa Lakeview Seventh-day Adventist Church. Doon sila ipinagpala sa mga kaalamang pangkalusugan na ibinahagi ng Health Ministries Directors mula sa Southern Asia Pacific Division at South Central Luzon Conference. Si Aliana Pasco para sa report. Kasiyahan na puno ng pasasalamat at papuri sa Panginoon ang makikita sa mga kapatid dahil muli nagkaroon ng malakihang pagsasama-sama ang buong distrito ng Metro San Pablo 2. Ang isinagawang fellowship ay ginanap sa Lakeview Seventh-day Adventist Church, San Pablo City, Laguna, na may temang My Church to be Empowered, Heal Thy Lifestyle with Urgency, I Will Go. Ito ay dinaluhan ng mga kapatid mula sa iba't ibang iglesia na nasasakupan ng Metro San Pablo District 2. Ang serbisyo ay naging pagpapala sa mga kapatiran sapagkat naging panauhing tagapagsalita nila ang Health Director ng Southern Asia Pacific Division, kung saan ay ibinahagi niya ang pagbibigay kapangyarihan sa malusog na pamumuhay na may pagmamadali sa paghayo. Act now before it is too late, no? Ang sabi ni Ellen G. White, every member of the church should take hold of medical missionary work in sharing the gospel message. And the simplest form that we can do that is by practicing a healthy lifestyle. Nagbigay ng isang lekturang pangkalusugan ang South Central Luzon Conference Health Director, Pastor X. Perijon Fegalan, at Mrs. Jocelyn Fetalcarin, ang Assistant Health Director. Binigyan din nila ang pinakamatinding hamon sa iglesia para mapanatili ang malusog na pamumuhay. Sana ay maging strict tayo doon sa original na pagkain na ibinibigay ng Panginoon. Para sa mga kapatid, isang pagpapala ang fellowship na ginanap sapagkat napuno sila ng mga kaalamang pangkalusugan na magiging gabay nila na magkaroon ng malusog na pamumuhay, lalo na sa mga opisyales ng health ministry ng distrito na itinalagang manguna noong Sabado. Makita sa atin yung pangunguna kung paano tayo mamuhay, hindi lang sa salita, bagkus sa gawa. Sa huling panahon, hinihimok tayo na maging malusog upang mas makapaglingkod tayo sa ating Panginoong na may lakas at kasiyahan. Para sa balitang May Tinatanaw na Pag-asa, ako si Aliana Subria Pasco, nagbabalita para sa Hope Today. Magkasamang nakisangkot at sumailalim ang mga Adventistang kabataan at kanilang mga magulang sa Master Guide Training Camp na isinagawa ng Central Oriental Mindoro District. Doon ay mga hindi malilimutang karanasan at kaalaman ang kanilang magkakasamang pinagsaluhan. Ang kabuuang detalya na nasabing camp, balita ni Jam Enriquez. Walang piniling edad ang Master Guide Training Camp ng Central Oriental Mindoro District. Ito ay matapos maging bahagi ng training ang ilang mga magulang kasabay ang mga kabataan na normal nating nakikita na bahagi ng gawain. Isinagawa ang camp 14 hanggang 17 ng Abril sa Barangay Lapog, Socorro, Oriental Mindoro sa pangunguna ng mga master guides ng distrito. At nakakatawang isipin na mayroong mga bata, kabataan at pero di mga matatanda. Sa katunayan, yung mga matatanda ay medyo nahuli sila. Pero sila yung mga, sabi nga natin na sila yung mga natira na lamang. Sila yung namapisa sila sa mga remnant, kaanib sila. Ayon pa sa ilang mga magulang din ay isang napakasayang karanasan ang kagaya nito, lalo pa at kasama ang mga kabataan. Kung kaya nga, kahit abala ay isinakripisyong iwan pansamantala upang maging kabahagi ng gawain ito. Ito talaga isa sa mga pangarap ko na marating at pangalawa maging modelo sa aming mga anak. Nasundan nila kami at sila ilumagot din sa pananampalataya. Kabilang sa mga activities na isinagawa nila sa kanilang camp ay ang pag-accomplish ng ilan sa mga honors tulad ng camp craft, orienteering, basic first aid, basic rescue, temperance, Bible marking, camping skills, Christian grooming, marching at stars.
at base sa kanilang nakagawian, hindi nawala ang trust walk at ang trust fall. Samantala, kasabay ng pag-accomplish ng ilan pa nilang mga honors and requirements, ang mga Master Guide trainees na ito ay naghahanda para sa kanilang survival camp na posibleng isagawa sa mga susunod na buwan. Mula dito, pinatunayan nila kung paanong ang Panginoon ay walang pinipiling mga tao para sa kanyang gawain. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, ako po si Jam Enriquez, Hope Today, NPUC News. Makalipas ang 4 na taon ay ngayon lang uli nakapagdaos ng family camp ang Southern Quezon 1 District. Kaya naman sinamantala at sinulit ng mga pamilyang nakibahagi ang pakikipagbanding at pagsali sa mga activities na nakapagpapalakas ng kanilang pananampalataya at paglilingkod. Si Deborah Ann Pasamba para sa report. Pagkatapos ng 4 na taon, muling nagkasama ang mga pamilya na bumubuo sa distrito ng Southern Quezon 1 para sa ating Family Camp 2022. Mula April 22 to 24 dito po sa Caridad Ilaya at Timonan, Quezon. Sa kagandahang loob ng head elder ng Caridad Ilaya Seventh-day Adventist Church na si Brother Abner Socorro at ng kanyang buong pamilya, pinamayagan niyang gamitin ng kanilang private lot upang pagdausan ng programang ito. Ganitong family camp at sabi nga ay dito ay ma-appreciate natin ang lugar na ito, nakapiling natin ang ating Diyos na may likha ng lahat ng mga bagay ng kaligtasan. Mahigit 25 na pamilya mula sa iba't ibang iglesia ng distrito ay nagbigay ng kanilang panahon upang suportahan ang programang ito at upang magkaroon ng pakikisama sa mga kapwa-pamilyang nagnanais na mas lumakas pa ang pananampalataya at paglilingkod sa gawain ng Diyos sa komunidad. Malaki talaga ang pasasalamat ko sa pamilya na umatin sa family camp na ito dahil kung hindi sila sumuporta sa gawain ito, kahit anong ganda ang programa ng ating gagawin ay hindi mabubuo ang napakagandang family camp na ito. Ang family camp ay umiinog sa temang We Will Go As One na naghihimok sa bawat Adventistang pamilya bilang pinakamaliit na unit ng komunidad na kumilos ng sama-sama sa pagtataguyod at pagpapakita ng halimbawa ni Kristo sa buong sanlibutan. Ang programa po ito na distrito ng Southern Quezon 1 District Family Camp ay ginawa para ang buong distrito ay mag-move as one. At the same time ay mas maging effective ang bawat family para mas maabot pa rin yung mga families na kailangan ilapit sa Panginoon. From the topics itself hanggang dun sa mga pag-uusapan ay lahat ay nak-intended para ang mga kapatid ay magkaroon ng intuition, mabuhay sa kanila yung passion pagdating sa paglilingkod sa Panginoon even in their own families. Ang mga makabuluhang sessions at lektura ay pinangunahan ni Dr. Aileen Pasamba, Pastor Joel Caspe, at ng guest speaker na si Mrs. Christine Caspe, ang SCLC Family Ministries at Music Ministries Director. Ang atin pong maiiwan sa kanila, lalo tigit sa mga pamilya ng mga Seventh-day Adventists mula dito sa Southern Quezon 1, panatilihin po natin na maging malusog, tapat ang ating mga pamilya at lagi po nating aalalahanin na ang atin pong pamilya ang ating unang ministry. Alalahanin po natin na atin muna pong uunahin ang atin pong buong pamilya. Gawin nating sentro ang ating Panginoon upang magkaroon tayo ng isang matatag, matibay at masayang pamilya. Uuwi ang lahat, nabaon ang karanasan at kaalaman na may pag-asa sa pangako ni Jesucristo. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, ako po si Deborah Ann Pasamba para sa Hope Today NPUC News. Nagsagawa ang Adventist Community Services ng Medical Mission sa isla ng Ambulong, San Jose, Occidental Mindoro. Sa magkatuwang na paglilingkod ng San Jose Seventh-day Adventist Church at Philippine Red Cross ay nakatanggap ng libreng serbisyo medikal ang nasa 150 tao, ang balitang hatid ni Ernst Will Narciso. Sa barangay Ambulong, San Jose Occidental Mindoro, kung saan ginaganap ang isang medical mission at evangelistic effort sa panguna ni Elder Jesuel Sarabia, Head of Health and Temperance ng San Jose SDA Church at Dr. Edwin Sulit, Chief of Residence.
Sa pagsisimula ng umaga sa unang araw ng Mayo, naglakbay-dagat ang mga miyembro ng Red Cross San Jose sa pamamagitan ni Sir Maynard Mariano at mga volunteers ng Adventist Community Services ng San Jose patungo sa Ambulong Island kung saan isinagawa ang naturang kaganapan. Iba't ibang handog ang natanggap ng mga kapatiran sa medical mission tulad ng libreng check-up, mga reseta at gamot, libreng tuli at bloodletting. Isang napakagandang pribilehiyo ang pinagkaloob sa atin ng Barangay Ambulong kung saan tayo po ay binigyan nila ng pagkakataon na mapaglingkuran ang kanilang mga taong bayan. Kasabay ng medical mission ay nagkaroon din ng isang maikling lecture tungkol sa kalagahan ng kalusugan mula sa mga kasulatan ni Ellen G. White. Sa kabuuan, humigit kumulang 150 tao ang nabigyan ng serbisyo medikal at higit sa 20 mga bata ang natuli. Yung mga ganitong uri ng gawain po ay ating isinasagawa upang tayo ay makatulong sa ating mga kapuspalad ng mga kapwa sa mga liblib na lugar kagaya nitong isla ng Ambulong. Ito po ay dinadala natin sa kanila bilang tugon, no, sa panawagan na sa huling mga araw ang medical ministry ay maging kabahagi o maging kanang kamay po ng pagdala ng pabalita sa sanlibutan. Labis naman itong ikinatuwa ng mga kapatiran ng Barangay Ambulong dahil sa pagkakaroon ng ganitong pangyayari sa kanilang lugar. Ako po ay nagdubos na nagpapasalamat sa ginawa po ninyong medical mission sa aming barangay na mga taga-Adventist po. Maraming salamat po sa medical mission na ito at marami po kayong natulungan. Sana po ay hindi ito ang una at huli ninyong pagbibigay ng tulong sa amin. Sana po ay patuloy pa kayong pumunta sa aming lugar para kami po ay bigyan ng mga tulong pang medical dahil ito po ang kauna-unahang kailangan ng ating mga kababayan sa mga oras at panahon na ito. Tunay nga na ang ginanap na medical mission na ito ay nakatulong sa mga kapatiran ng Ambulong sa kanilang kalusugan. Hindi lamang ito isang paalala na ingatan ng ating mga katawan, kundi paalala rin na ang ating katawan ay templo ng Diyos. Mula rito sa Barangay Ambulong, San Jose Occidental, Mindoro, para sa Balitang May Hatid Pag-asa, ako si Ernstville Narciso para sa Hope Today News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon, palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pangkalusugan, hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio. Abangan tuwing alas 11 ng umaga, Lunes, Miyerkules at Biyernes, Voice of Health dito sa Hope Channel North Philippines. Tuloy-tuloy pa rin po ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, DCXL, DCRJ at DCR8 Lunes hanggang Linggo sa kanilang oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media post. Mula dito sa tanggapan ng North Philippine Conference, ako po si Pastor Joel Sarmiento. At ako naman po si Maria Macaraeg. Hanggang sa muling paghahatid ng mga balitang mayroong pag-asa, ito ang Hope Today, NPUC News.